Welcome back again to my channel. So for today's video, it's going to be an expectation versus reality, Shopee edition. So, bakit nga ba gumawa ako ng ganitong klase ng video? So, this kind of video is very helpful para sa mga taong mahilig bumili ng damit sa Shopee at madalas ma-expectation versus reality. So, comment kayo guys down below kung na-experience nyo na ito na ang ganda-ganda ng photo sa Shopee and then talagang nabudol kayo, napa-add to cart kayo, napa-check out kayo, and then pagdating, oh my! Expectation versus reality. Itsura malayong malayo. So, if you like this kind of video, please keep on watching. Please don't forget to click the subscribe and notification bell down below. So, please also, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to click the thumbs up, the like button down below. So, please keep on watching and then let's do this. Nakita nyo kanina, minodel ko yung mga damit. And, ito yung mga comments ko dun sa mga damit na nabili ko sa Shopee. At kung talaga bang okay, pasado ba siya? At hindi nga ba ako na expectation versus reality? Dahil alam naman natin dito sa Shopee, hindi lahat ay talagang yun yung totoo niyang itsura. So, meron akong apat na pants at isang skirt na nabili sa Shopee. And here is my review on that items, yung mga bottoms. So, umpisahan natin dito sa blue-green na pants. Ilalagay ko na lang yung link, guys. Ilalagay ko na lang yung link nitong pants na to, guys, down below sa description box. So, itong pants na to, ilang beses ko na to nagamit at yung quality niya, talagang maganda yung pagkakatahi. Ito siya, oh, guys. At saka, ito, may mga loose threads nga lang talaga. Pero maganda talaga siya. Tapos, may garter siya. At the same time, meron siyang lagayan ng belt para kung in case maluwag sa inyo yung pantalon, pwede nyo siyang lagyan ng belt. But for me, saktong-sakto lang yung size nito. Yun nga lang, hindi ako nagagandahan sa buttons niya. And yung zipper, sana same color. But for me,
Itong pants na to is a yes, and it has pockets. So may pockets siya. Hindi ako na expectation versus reality nito. Talagang yung expectation ko ay na-meet nitong pants na to. So ito, hindi siya sobrang haba, guys. Saktong-sakto lang. Kung napanood nyo yung isa kong Shopee review, malalaman nyo na hindi talaga ako nagsusuot ng pants na sobrang haba. And yung length nito is sobrang sakto lang sa akin, guys. And yung lapad niya, hindi siya sobrang loose. At the same time, talagang saktong-sakto lang siya. Talaga, kung nakita nyo yung minodel ko, ayan. Eto. Okay na okay sa akin tong pants na to. At maganda. Saktong-sakto lang din sa presyo. Hindi siya above 500, guys. 200 plus lang to. Nasa 300 lang pagkakatanda ko. And ayan, oh, maganda talaga yung quality niya. Ayan. Tsaka may mga pleats. So, this is a yes for me. And sumunod naman, guys, is etong pants na to. So, eto, ikalawang beses ko na itong pinakita dito. At ang ganda-ganda talaga nito. Amazed na. Amazed talaga ako sa pants na to. Ang ganda-ganda ng quality. Tapos, eto, guys, oh, papakita ko sa inyo. Ayan. Eto yung full detail niya. Ayan. And, meron siyang, ayan, kung makikita niya, meron siyang ganyan dyan sa may likod. Di ko alam, pleats yata yung tawag dun. Tapos may lalagyanan din siya ng belt ko in case na malaki sa inyo. So eto, I also got the size large for this. Kung eto nga lang pala, guys. Kung kayo ay umu-order at bumibili sa Shopee, ang ordering nyo is pag hindi nakalagay na true to size, ang ordering nyo is one size higher or two size higher. Magdalawang size up kayo kung order kayo sa isang China na shop sa Shopee. So, ito, sa China shop ko rin siya nabili. Ilalagay ko na lang yung link down below. And napaka-flowing itong pants na to. Ayan, ang ganda-ganda niya, di ba? Ayan, maganda. I choose this color din kasi mas madali siyang eterno. And kung tatanungin niyo ako, expectation versus reality ba ako dito? As in, alam nyo, hindi ako high hopes dito sa pants na to. Nung in-order ko to, hindi ko to expect na ganito kaganda yung tela. Kasi, ang expect ko, kagaya lang siya nung nauna kong pants, yung tela, yung parang stretchy. Ito hindi siya stretchy, pero ang ganda niya talaga, mala Uniqlo, ang ano niya, napaka-flowy ko, guys. Iba yung flow nito compared dun sa una kong pants. And kung tatanungin nyo ako na expectation versus reality pa ako dito, na-meet nito yung expectation ko at hindi ako na-disappoint dito sa in-order kong pants na ito. And this is a yes for me. Expectation meet. Ito. Na-meet nito ang expectation ko. So, ang price nga pala nito, guys, ay hindi ko na masyadong maalala kung nasa 400 ba or 300 plus. At ilalagay ko na lang yung price nito sa side or dito sa side na to. At saka yung link nito kung saan shop ko to nabili. And yung sumunod ko namang pants na nabili, guys, eto. Paiba-iba yung presyo nito. Nung una, nag-180 siya. And na-checkuhan ko, nung in-order ko tong pants na to, naka-sale siya ng 130. So kung makikita nyo, guys, ayan o. Bell button siya yung style niya. Hindi siya straight cut kagaya ng mga nauna ko. Type na type ko yung ganitong klase ng pants din, guys. Kasi nakakatangkad to tignan. Kasi yung flare niya, pag flare siya sa baba, nakakatangkad siya tignan. And at the same time, eto, yung quality rin siya, guys. Makapal yung tela niya. Hindi rin siya see-through. At saka nagustuhan ko dito is may bulsa siya. Ayan. Mahilig kasi ako sa may bulsang pants. So, eto, na-meet niya yung expectation ko nitong pants na to. And, nga lang pala, eto, free size to. So, kung petite kayo, kagaya ko, mag-fit to sa inyo. Pero kung medyo large to XL size kayo, 30 to 35, mga ganun yung waistline nyo, I think hindi na to kakasya. Siguro 30, hanggang 30, kasi may garter siya, o, stretchable siya, guys. Tapos, ayan. Maganda yung quality niya. At the same time, yung color is ang ganda. Usong-uso. And, eto nga pala, guys. Eto ay
nabili ko, local shop lang siya. I think paypay lang yung ano nito eh. Paypay lang yung seller. So ayan. Ayan siya. O, diba? Maganda rin to, guys. So na-meet din ito yung expectation ko. And then next is ito. Ito. Alam nyo guys, nag-diet ako and nag-fit na siya. Nag-fit na siya. In fairness, kumasa na nga to. So yun lang, sinigit ko lang. Tapos etong pants na to, talagang eto, medyo for me lang ha. Maganda siya, pero medyo hindi ano, accurate yung sizing nito guys. Kaya talagang mag-size up kayo ng dalawa. Dalawa. Kung size small kayo lagi, opt for medium or large. Yan. Ito kasi medyo, nakita niyo yung fittings nito dun sa video ko. Yung fitting nitong pants na to is so-so kasi okay yung fitting niya sa legs and yung bandang ditong area nga lang, medyo kita yung alam niya na, busog kasi tayo lagi. Hindi tayong kumain. And ayan. Ayan. Nag-diet na ako at medyo kumasya na siya sa akin. So, ito. Ayan yung details niya, guys. Ayan. May lagayan din siya ng belt. And may fake pockets siya dito. Sa side na to. And ito. Maganda rin to. Quality rin siya. Na-meet niya yung expectation ko. But by sizing, guys, talaga. Doon lang talaga ako laging nagkaka-issue sa sizing sa Shopee. So, better wise na mag-size up kayo kahit isa or dalawa sa talagang true to size nyo. So, I also got this. Ito naman, guys, nagkamali talaga ako ng size ito. Small yung nakuha ko. So, my fault. Dapat talaga kinuha ko is bigger ng isang size or dalawa. So, kung na-meet nito, yung expectation ko, yes, na-meet din nito. But, yung sizing lang talaga. Yun lang talaga yung nagiging problem if China yung item. So, last but not the least, sa ating pang ibaba or bottom, etong tweed skirt na to, kung makikita nyo, ito, may loose ano siya? Shucks, di kita. Ayan o. Medyo loose yung buttons niya. Kung makikita nyo guys. Ayan, ganyan. Ito rin o. Loose yung buttons nito. Tweed skirt na to. Fake yung kanyang pocket. And zip up siya sa likod. Ayan. Ito. Maganda yung quality nitong tweed na to. Hindi siya yung makating klase ng tweed. And sabi nila, etong shop na to is talagang pag China, actually hindi siya China na ano eh, hindi siya China na shop. Pero etong shop na to, yung mga items talaga nila is kailangan mo talagang mag-size ng size up ng dalawa. Yun, ulitin ko na naman. So, moral lesson pag China yung product is mag-size up ka talaga. Unless talagang ilagay nila na true to size. Kasi may mga shops naman na gano'n na nilalagay nila true to size, ganyan. Naka-indicate doon yung description, sa description, yung sizes niya, yung centimeters, i-convert nyo na lang into inches. And ayan, maganda tong tweed skirt na to. And at the same time, meron siyang pa-shorts. Ayan. Diba? Para sa mga takot na yun na, masilipan, ayan, pwedeng-pwede sa inyo to dahil meron siyang libre ano, manipis na short. But if you're really, really dalagang Pilipina na talagang gusto niyo secure ni secure, better yet, mag-suit kayo ng cycling na kakulay ng balat. And ito yung review ko sa skirt na to. Katrio na to. Char! Ayun. So, etong skirt na to is very, very okay for me. Na-meet niya yung expectation ko. At ang lakas niyong makaganda, oh. Diba? Diba? Lakas. Ang lakas niyong kaganda. So, ayan. Maganda tong i-pair. Kasi, ito rin pala, guys. I choose the color white. It's because mas maganda siya. Mas madali siyang i-pair sa any color ng top. Any style din pwede, diba?
So, ayun siya. So, for me, this tweed skirt is, I guess, na-meet niya yung expectation ko. And very, very pretty siya. Very cute. Very Chanel vibes. So, this is a yes for me. Na-meet niya expectation ko. Ito yung zip niya. Sa likod pala, guys. Yan. So, sa top naman tayo. Itong top na to, kasabay siya nung isang top na black. So, pakita ko na rin. Itong isang top na to, parehas lang sila. Magandang-maganda rin yung quality nito, guys. Ito yung ganitong klaseng top, yung magandang pwedeng isuot nyo pag madalian at saka yung pag umaalis kayo na hindi siya nalulukot. Ito talagang kuhang-kuha niya yung itsura sa picture. Kuhang-kuha niya yung itsura sa picture ng model sa Shopee. So, kung ano yung itsura niya sa picture ng model sa Shopee, ganun din siya. As in, nung na-receive ko to, tuwang-tuwa ako kasi ang ganda-ganda niya. I got this design ng top sa three colors, which is itong blue at itong black and yung beige ko, kakulay nito. But di ko siya mahanap, so hindi ko mapakita sa inyo, guys. Sa ibang videos ko na lang pag in-style ko siya. So, ito, ang ganda niya, front and back, yung kanyang pabutas. Ayan. So, ayan. Maganda. Maganda yung quality nito. Tapos, di ba? Kung medyo slimmer siguro kayo sa akin ng konti, hanggang dito yung magiging ano niya. Ayan, braso. Actually, ganyan talaga siya eh. Ayan. Di ba? Pakak. Winner. Ganda-ganda. So, this, na-meet ito ang expectation ko. Hindi ako na expectation versus reality dito dahil yung expectation ko na-meet niya in reality. So, this is a yes for me, guys. So, ito naman, napaka-cute naman ito. Itong top na to, di ba? Ang ganda-ganda nito. Very, ano ko dito. Very, ano ba palabas yun yung sa Netflix? Yung mga parang ganito-ganito yung mga damit-damit nila. Ang ganda. Ang ganda-ganda nito. Bet na bet ko rin to. Kung may date kayo, suot nyo to. At eto mismo, actually guys, alam nyo, kung ano yung suot ng model sa Shopee, kung ano yung suot niya, ay yun din eto, itong actual item. So, na-meet niya yung expectation. So, ayan siya. Ito yung back. At ito yung front na very flattering at napakaganda. Nakita nyo naman na suot ko siya kanina. And ito pinaka nagustuhan ko kasi lobo kong lobo yung ano niya. Puff sleeves niya. Ayan. Diba? Very, ayun, bridger to ng peg ko rito. Pwede siyang itemo sa pants, sa skirt, hindi lang sa shorts, I think. So, ito, ang ganda, diba? So, this is a yes for me na meet niya yung expectation ko. So, ito naman, yung next top ko is ito. Very Tony Sia naman ang nakikita ko rito. Tony Sia vibes. So, ang ganda rin itong top na to, guys. Kasi, alam nyo, ang napaka-soft nung ano niya. Yun nga lang, color-wise, I think yung color nito ay hindi siya same. Hindi siya same na same dun sa ano. Hindi siya same na same dun sa mismong picture niya sa Shopee. Pero yung suit ng model, ganitong-ganito rin yung itsura. So, quality, yes. It's a yes for me. Medyo naghihimulmul nga lang ng kaunti rito. I think parang wala siyang stitches. Talagang in-end lang talaga siya na ganyan, guys. And quality, maganda kasi eto, alam ko, free size lang to. And ganda niya. Color lang talaga is hindi siya same in reality. So, okay pa rin. Yung color lang talaga. Huwag kayong masyadong mag-expect sa color kasi nakita ko dun sa mga review nitong top na to, guys, is hindi nga talaga accurate yung color niya. So, pag sinabing maroon, ang kulay na dumarating, ay pag sinabing red, ang kulay na dumarating sa kanila is parang maroon. Yan, ganun. So, sa color nito, sa color ng top nila doon, is huwag na lang kayong masyadong mag-read. Check nyo na lang yung review rin, guys. Pero for me, ito yung actual color niya. Ayan. Ipa-flash ko na lang sa screen kung ano yung itsura at suot tong model nung nakita ko to. Kaya ko napa-add to cart.
So, yung next ko naman, guys, is ito. Expectation versus reality. Yes, na-meet nito yung aking expectation. And the color is napakaganda talaga din. Lalo na in person, may ano siya, rose gold talaga yung itsura niya. Very, very pa-cute effect talaga ako nito. Ayan. Ayan. So, this is a yes for me. Expectation versus reality is na-meet niya. Ito rin mismo yung suot ng model. And it's a yes for me. So, ano pa ba? So, yun na pala lahat, guys. If you like this video at nagustuhan nyo talaga ito, please click the like button. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button. And thank you for always supporting me, guys. Nababasa ko ang inyong mga comments at sa mga nanonood sa akin. Salamat sa patuloy na panonood at sa aking TikTok family. Thank you for always supporting me, guys, and subscribing on my channel. So please keep on supporting, guys, kasi wala lang. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Bye! Kung meron kayong gustong topic na gawin ko or i-review ko, lagyan ko ng mga kineme at gusto nyong makita talaga, please comment lang kayo down below. Comment lang kayo down below ng gusto nyong next na topic. Okay? Gusto nyo ba? I-prank ko ba yung asawa ko? Gusto nyo ba? Is ganito, ganyan? At ang mga next natin na video is talagang ipapakita ko na ang bahay. Tayo ay magha-house tour na. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. Bye!